So, yun. Ano na tayo, no? So, may nakita kasi akong post, no? Hindi muna ako nakapag-ano pala video ngayon ng mga katarantaduhan. Kasi nga, busy tayo. Siyempre, busy rin tayo sa ano natin, buhay natin. Mga buhay-buhay, mga bossing! So, ngayon, may nakita kasi akong post sa Facebook. So, gagawin ko lang to ng easy content, no? Although, opinion nga lang naman to, ha? Sana huwag nyo akong i-bash. Kala mo naman, may maraming basher, eh. Pero sariling opinion ko lang naman to. At kayo rin, may mga sariling opinion din kayo. And ito, nakita ko to. Ayan. Ito, ayan. So, ayan, basahin ko lang, ha. Dapat i-add ang law sa family code na once successful ang anak is i-return sa magulang. Kumbaga, ibalik sa magulang yung fees at gastusin ng pagpapalaki ng isang magulang sa anak. No, kumbaga, don't mind na lang po yung picture, ha. Si ano po to. Two gold medalist, no. Nakita ko lang kasi to, so gagamitin ko lang, no, credit sa may-ari ng picture na to. Nakita ko lang yung comment, huwag niyong pagsinin yung ano, yung picture, ha, yung comment lang na ano. So para sa akin kasi, no, common, parang common na kasi dito sa Pinas, eh, no, kumbaga, kaya mo pinapaaral yung anak mo dahil sa sila or siya yung mag-aahon sa inyo sa kahirapan, which is para sa akin, no, para sa akin, hindi dapat ganon kasi ang hirap sa part ng hindi ang hirap sa part ng anak, no, na kumbaga ipinapasa sa kanya yung burden na kumbaga mapipressure kay, no, ang dami kayang napipressure ngayon ng bagay, kailangan kong makapagtapos kasi kailangan kong maahon sa kahirapan yung mga magulang ko. Parang pangit po sa akin, no, kaya in my opinion lang po yun, ha. Sana hindi po ganito yung mindset natin na kumbaga ipapasa natin sa anak yung burden na sila po yung mag-aahon sa atin kasi wherein tayong mga magulang, no, kasi ako tatay na rin po ako, kumbaga, para sa akin, ha, obligasyon po natin yan, eh. Obligasyon po natin pag-aralin sila, mabigyan natin ng magandang buhay, no, tamang edukasyon, para sa akin lang to, ha, kumbaga, bonus na lang kung nakapagtapos sila, tapos may mga magagandang trabaho na, bonus na lang yun kapag tinulungan or kumbaga naibalik yung gusto nyong gawin sa mga magulang nyo kasi, parang ang pangit kasi sa akin na as ano ipapasa lahat sa anak kasi hindi ko rin mafi-feel as anak din naman ako, no, kumbaga para sa akin hindi, at actually hindi naman ako pinipressure nung time ko nang nag-aaral ako ng mga magulang ko, hindi naman ko sinasabihan, ang sabi nila sa akin dapat makapagtapos ako ng pag-aaral, eh, yan. So yun, parang bonus na lang kasi yun, eh, kumbaga as magulang, no. Ibigay natin yung para sa mga anak natin. Hindi dahil para dahil sila yung mag-aahon, hindi. Kasi paano pag hindi, kumbaga, hindi pa binubuenas, hindi pa sinuswerte yung anak nyo sa kanilang mga tinatahak na landas. Tapos iisipin pa, hindi ko na iahon yung magulang ko sa hirap, di ba? So magiging ano yan, eh, magiging cause ng mga depression, magiging mag-iisip yung anak, eh, kasi ang laki na ng gasto sa akin ng magulang ko tapos hindi ko man lang nasuklian, di ba? Parang sa part ng anak, ang hirap din ng ganong sitwasyon, no. Kaya para sa akin, wag sanang gawing investment, no, yung mga anak nyo, wag niyo yung para sa akin, ha, yung mga nagulo, ang gulo ko tuloy. Yung mga magulang sana, wag sanang gawing investment yung mga anak. Bagkus ibigay lang yung tamang obligasyon kasi obligasyon po natin as a parent, no. Sabi ko nga, obligasyon natin na pag-aralin at bigyan sila ng magandang buhay. Bonus na lang kung in the near future tutulungan tayo, no. Hindi naman natin hinihingi yun, eh. So, yun lamang po, no. In my opinion, dahil tinatawag na ako ng anak ko dahil kakain na kami. So, yun lamang po. Thank you and bye-bye.